Patuloy pong umarangkada ang GMA Network pagdating sa kita at ratings nitong first quarter ng taon. May report si Rida Reyes. Wala ng political advertisements kumpara noong nakaraang taon, hatid ng eleksyon 2016, pero tumaas pa rin ng 15% ang naitalang recurring revenue ng GMA Network sa unang tatlong buwan ng 2017. Katumbas ito ng 3.766 billion pesos. Ito ang masayang ibinalita ni na GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon, GMA President and COO Gilberto Duavit Jr., GMA Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Yalong at GMA Chief Marketing Officer Lizelle Maralag sa ginanap na first quarter investors briefing kanina. We are trying to improve and improve and improve. Ang target is more than what we earn. This is the highest so far, no? But we are hoping that 2017 will be higher than this, than last year. Nakapagtala naman ng first quarter net income ang GMA 7 ng 842 million pesos. Tuloy-tuloy din ang pag-arangkada ng Kapuso Network pagdating naman sa ratings. Base sa Nielsen TV Audience Measurement mula January hanggang March ng taong ito, nananatiling number 1 ang GMA sa nationwide TV ratings kung saan nakakuha ito ng 39.8% household audience share, mas mataas kaysa sa 35.5% ng ABS-CBN. You ask which research is the most subscribed to by the local news, the local networks, the local clients, and the advertising agencies. And based on what I know, AGB Nielsen is the most subscribed to. Maganda rin ang pagtanggap ng mga manonood sa programang Double B sa News TV mula nang simula itong isahin papawid nitong Abril sa GMA News TV. Samantala sa paglulunsad ng Digital Terrestrial TV ng GMA, patuloy ang pagtatayo ng transmitter, antenna building at iba pang mga pasilidad para sa digital broadcast sa Mega Manila. Rida Reyes, GMA News.